Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at kumusta na ang bawat isa sa atin. Dalangin ko po ng pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy na dumadaloy sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo ay naririto muli sa ating paboritong segment ng aking YouTube channel na pinamagatang Mga Pagkaing Pang-espiritual sa Araw-Araw mula kay Tito Ver. Sa araw na ito, tayo ay nasa 67 araw na sa ating pagbibigay ng mga pagkaing pang-espiritual sa araw-araw. At ang ating pagkaing pang-espiritual sa araw na ito ay babasahin natin mula sa aklat ng Efeso sa Efeso Kapitulo 5, Versikulo 8 na nagsasabing, "Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon'y nasa kaliwanagan na sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag." Ang bersikulong ito ay isang paalala sa atin sa pagbabago na nangyayari sa ating buhay. Nung tayo'y nagdesisyon na sumunod kay Jesus, nagkaroon tayo ng responsibilidad na kailangan nating gawin upang mapanatiling malinis ang ating panibagong pagkakakilanlan. Upang lubusang maunawaan natin ang bersikulong ito, napakahalaga na maunawaan natin ang konteksto kung para kanino isinulat ni Pablo ang liham na ito. Ang liham na ito ay isinulat ni Pablo para sa simbahan ng Efeso. Sa liham na ito, pinalakas ang loob ng mga taga-Efeso kung paano mamuhay bilang mananampalataya kay Kristo. Sa Efeso 5, tinutukoy ni Pablo ang mga isyu kung paano mamuhay ang isang Kristiyano sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Hinikayat ni Pablo ang mga taga-Efeso na tularan ng Diyos at lumakad sa kanyang pag-ibig tulad ng pag-ibig ni Kristo na inalay niya ang kanyang sarili para sa atin. Sa bersikulo 8, pinalalahanan niya ang mga taga-Efeso na sila ay dating namuhay sa kadiliman, ngunit nung makilala nila si Jesus, sila ay napunta sa liwanag ng Panginoon. Ang pagbabagong ito mula sa kadiliman papunta sa liwanag ay hindi lamang pagbabago ng pagkakakilanlan, bagkus ito ay isang pagbabago kung paano mamuhay ang isang tunay na Kristiyano. Pinakikiusapan ni Pablo ang mga Kristiyano sa Efeso na mabuhay bilang mga anak ng liwanag. Nang ibig sabihin, dapat mamuhay sila alinsunod sa bagong pagkakakilanlan na ibinigay sa kanila ni Kristo. Kasama dito ang mamumuhay sa kabutihan, katuwiran at katotohanan at iwasan ang gumawa ng masama alinsunod sa mga gawain ng kadiliman. Ano ang ating maaring matutunan mula sa Efeso Kapitulo 5, Versikulo 8? Una, tayo ay nagbabago mula sa kadiliman papuntang kaliwanagan. Ito ang isang bagay na hindi natin ginawa sa sarili lamang, bagkus ito ay bunga sa gawa ni Kristo sa ating buhay. Pangalawa, ang pagbabagong ito ay may kaakibat na responsibilidad na mabuhay bilang anak ng liwanag. Sisikapin nating mabuhay ayon sa bagong pagkakakilanlan na ibinigay ni Kristo sa atin at dapat nating maiwasan ang mga gawain ng kadiliman. Muli,
Ito si Tito Ver ang nagsasabing ang Efeso Kapitulo 5, Versikulo 8 ay isang paalala sa atin bilang isang Kristiyano na tayo ay tinawag na mamuhay na kakaiba sa mundo na ating ginagalawan. Tayo ay tinawag upang maging liwanag sa madilim na mundo at gabay ng iba upang magkaroon sila ng kaligtasan na matatagpuan lamang kay Kristo. Sa mga kaibigan na ngayon lamang napadaan sa ating YouTube channel, huwag kalimutan ang mag-like, mag-subscribe at mag-share ng video na ito sa maraming tao upang sa ganun ay sabay-sabay nating maipalaganap ang salita ng Diyos. Huwag din kalimutan ang i-click ang notification bell upang sa ganun magiging updated kayo sa mga video na i-upload ko sa mga sumusunod na araw. Hanggang sa muli nating pagkikita, pagpapalainawa tayo ng ating Panginoon.